recipe ko ay carioca, or in Tagalog or Ilocano, ang tawag kasi namin yung carioca ay bitsu-bitsu. Itong bitsu-bitsu na ito, common ito pag may ano noon, piyesta ng mga patay, ganyan, tapos may, kung may fiesta, tapos kung Pasko, ganyan. Kaya naalala ko itong bitsu-bitsu na ito, carioca. Kaya gagawa ako ng my own version. Ito yung glutinous flour. 1 cup ito na 250 gram. Ayan. Kulang yung aking glutinous flour. So, dagdagan ko ng ano, ito yung galapong. Ito yung niluluto kong soji, yung halwa. So, dagdagan ko ito ng isang cup din na ano na galapong, o kaya soji tawag nila dito sa Pakistan. Yan. Pwede din, pwede yan, kasi ano, pangkain lang naman. Naalala ko noon, noong bata pa ako, laging gumagawa kami ng ano, yung bitsu-bitsu nga, yung ano, yung pilit na bigas, ano namin yon, ginigiling namin yon sa gilingan na manual. Tapos yun ang ginagawa naming bitsyo-bitsyo, yung bilo-bilo, kaya tambo-tambong sa Ilocano ang tawag. O kaya kahit anong mga ano, mga bibingka, ganyan. Kaya maganda talaga yung fresh na ano na pilit. Kaya lang wala naman dito. So ito na lang ang aking substitute. Yan lang, ito yung ingredients. Glutinous flour. Kung marami kayong glutinous flour, yun ang ilalagay nyo, 2 cups. Depende sa inyo kung marami kayong gagawin na bitsyo-bitsyo, kaya carioca. So, ano, nag-try din ako nito last year or 2 years ago. Kaya ito, meron pa akong konting glutinous flour, kaya ito gagawin ko na lang na bitsyo-bitsyo. Tapos yan, dahan-dahan na ibuhos ang tubig. Ayan. Dapat ano yung ano niya, yung dough niya ay hindi masyado basa. Katamtaman lang para sa carioca o kaya bitsu-bitsu. Maganda sana kung pure na glutinous flour o kaya yung pure na bigas na pilit, tapos ano, gigilingin. So, di bali na ito kasi glutinous flour naman ito. Pwede na. Dahan-dahan lang ang ano, pag buhos ng tubig para hindi mabasa. Basa yung dough. Tapos yan. Pwede kayang gumamit ng ano, ng spatula, kaya mas maganda itong kamay na panghalo. Para mahalo talaga. Kaya samahan niyo ako hanggang umpisa, hanggang dulo, kung paano ako gumawa ng bitsu-bitsu, my own version. Alam nyo naman siguro kung paano gumawa ng bitsyo-bitsyo, kaya carioca. Dito kasi mga Pilipino products, mahirap hanapin. Kailangan mag-order ka pa sa ibang bansa. Yung ano, yung in-order ko noon, may nagpadala sa akin noon. Ito yung ginamit ko. Meron pang konti na tira, so ito yung gagawin kong carioca. Yung galing sa ano, Dubai last year na pinadala. Kasama yung mga chocolates. Ayan, parang ano pa yata yung dough niya. Dagdagan konti ng tubig.
tama na siguro itong tubig niya. Ayan, ito na yung dough. So, tama lang yung basa niya. Ayan. Ayan, ito lahat yung 1 cup na glutinous flour at saka 1 cup na galapong, yung rice na flour. So, ang gagawin natin dito ay hatiin natin ng half. And then, hatiin din natin ng ganyan uli. So, ayan, mag-form tayo ng balls. Ayan. Dapat parehas lang, parehas ang ano, ang shape niya. Ayan, ito lahat. So, ganito kami gumawa noon ng ano, ng bitso-bitso noon. Ayan, ganyan, ginaganyan namin. Pwede rin yung ano, depende sa inyo anong ano bilog, anong klase ng shape na ano gawin nyo. Pero sa akin ito, kasi ganito yung paggawa namin noon, nung bata pa ako. Parang may malaki, may maliit. Pwede din yung ganito, ganyan. Ayan. Ayan. O ganyan, bilog. May malaki, may maliit. Yung nagawa kong bitso-bitso. So, next ang gagawin natin dito ay butasan natin. Ganyan. Para pag iprito ay hindi bubuka. Ayan, ganyan ang pagbutas. Ayan. Ayan. Lahat butasan natin. Para-paraan lang ang paggawa, kahit kulang-kulang sa ingredients, at least makadikim. So, ayan, nabutasan ko na lahat. Ang gagawin dito ay papainit na ako ng mantika para iprito ko itong na form kong karyuka o kaya bitso-bitso. Ayan, mainit na ang mantika, kaya ilagay ko na yung karyuka o kaya bitso-bitso. Ayan, prito na natin ang bitso-bitso.
Ayan, prito natin hanggang maging golden brown itong bitso-bitso. Ayan, tingnan nyo, kasi binutasan ko kaya hindi pumutok. Kaya dapat talaga butasan. Baliktarin lang para pantay yung pagkaluto. Ayan, malapit nang maging ano, golden brown. Ayan, tama na ito. Hanguin ko na itong karyuka. Tapos, magagawa ako ng minatamis. Yung brown sugar, wala akong brown sugar, kaya ang gagamitin ko ay yung dates powder. Tapos ikuting ko itong karyuka sa sugar. Ito, tinanggal ko yung mantika. So dito ako mag-caramelize ng brown sugar. Ito yung brown sugar. Kaya lang ito yung dates powder kasi wala akong brown sugar. Ito yun, ito. Ito yun. Ayan. So ito ang ilalagay ko. Ayan. Then add ng water. Ayan. Ayan, hintayin natin bago hanggang mag-caramelize itong sugar. Tapos, ilagay na natin yung na-form nating karyuka. Ayan, pwede na ito. Ilagay na natin paisa-isa ang karyuka o kaya bitso-bitso. Tapos, mix-mix lang natin para ma-coated yung bitso-bitso ng ano, sugar. Ayan. Ayan, nadamihan ko yata ng ano, ng dates powder. Pero okay lang. Kasi hindi naman ito pang commercial, pang kain lang. Cooking karyuka or bitso-bitso coated with dates powder instead of brown sugar. Ito na yung finished product ng homemade karyuka o kaya bitso-bitso. My homemade karyuka or bitso-bitso.